Hello Luxers! Welcome back to my channel. This is Anna Magkawas and welcome to another vlog. So for today's video guys, is a sit-down video muna tayo. As you can see, hindi pa po ganun ka-okay yung pakiramdam ko. Kaya please bear with me po muna, especially sa boses ko. Yan, so medyo kakaiba yung boses ko ngayon. Hindi lang talaga ako sanay guys nang hindi mag-shoot or mag-video, mag-vlog sa isang araw. Alam nyo na, medyo nakakaalikan ko na tong gawain na to. And for this video, so madali lang naman to. Ang pag-uusapan natin guys is kung ano-ano nga ba yung mga maling paniniwala ng mga buyers or nating mga buyers kapag ka bibili tayo ng mga second-hand or pre-loved items, especially bags. So guys, sikat na sikat ngayon, di ba, ang mga pre-loved designer bags. Especially online, nandiyan ang Facebook Live, Instagram, YouTube. And alam nyo naman guys na ito yung line of business ko. So nakakakausap ako ng iba't ibang klaseng mga buyers. Naririnig ko yung mga opinions nila before they decide to buy a bag, a second hand bag. And medyo iba-iba, medyo marami akong na-encounter na mga iba't ibang opinion. Gusto kong i-share sa inyo yun, guys. I'm talking here not just about our shop, but in general. So, this video might help you kung gusto nyo bumili. Hindi lang sa shop namin, ha? Kahit sa ibang mga sellers dyan. I hope this video will help you a lot. But before anything else, gusto ko po munang i-invite especially yung mga baguhan po sa channel na to to please subscribe in our channel and also i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo every time meron tayong mga new videos. Okay? So guys, eto na, simulan na natin. Ano-ano nga ba yung mga maling paniniwala ng mga buyers kapag bibili ng second-hand bags? Number 1. So ito guys, sabi nila, ang mga bumibili lang daw ng pre-loved or second hand ay yung mga hindi afford bumili ng brand new. Well, maybe it's true for others guys, but not for all. So hindi lahat ay hindi afford bumili ng brand new. Yung iba, they're just being practical. Nag-aabang lang sila minsan ng mga good deals, good buys, bags in perfect or still good as new condition na ayaw nilang gumastos ng sobra-sobra, especially dun sa mga madaling magsawa. Kasi maraming ganun eh. Yung tipong ngayon gusto mo siya and then after mga 1 month or 1 week, biglang ayaw mo na, gusto mo naman, iba naman. So para hindi ganun kasakit kapag ka, gusto mo siyang palitan ng iba, kapag gusto mo siyang i-let go. Kasi ang sakit nga naman nung bibili ka ng brand new, nabili mo ng let's say 100,000 pesos brand new na bag. And then all of a sudden, masawain ka pala and hindi mo naman na pala nagagamit. So gusto mo na siyang i-dispose, gusto mo na siyang i-let go, and nabili mo ng brand new. So tendency is mapipilitan kang ibaba ng bonggang-bongga yung presyo ng bag mo para lang ma-dispose mo siya. Masakit kasi dun ka magbe-base sa price na kung magkano mo siya originally nabili. Diba? So hindi mo naman siya pwedeng ibenta ng konti lang yung price difference dun sa brand new price kung magkano mo siya nabili. Kasi syempre, konti lang diferensya. Eh di bumili na lang din sila ng bago. Diba? Well, it's actually case-to-case basis. Kasi meron namang mga bags na matataas ang resale value. Meron din namang mga bags na talagang sobrang baba ng resale value. So, it depends. Kaya yung iba, they're just being practical. They'd rather buy a second-hand, a pre-loved bags in good condition. And, ayun. So, bigger savings. Number 2. No inclusions means it's fake. That's wrong, okay? So guys, hindi po porke na walang dust bag, walang box, walang receipt, walang paper bag, walang cards, ay fake na ang isang bag. And also guys, you are buying the bag itself.
not the inclusions. Please put that in your mind. But of course, mas maganda, syempre, di ba? Mas maganda kung kompleto. Mas maganda kung nandyan yung mga inclusions niya. It added value to the bag, to the item na binibili mo. Pero, hindi po ibig sabihin na kapag wala siyang inclusions, wala siyang kasamang iba, tinatawag nila authenticity card, or yung mga tags, ganyan, certificate, it doesn't mean na fake. Minsan nga, alam nyo ba, kung ano pa yung sobrang kompleto, yun pa pala yung fake. Sa sobrang kompleto, meron siyang inclusions na wala naman talaga sa original, pag binili mo original sa store. Doon papasok guys, na syempre, kailangan trusted mo yung seller mo. Kasi yung mga inclusions, yes, it helps to determine kung authentic or original ba yung binibili mo. But then, yun nga, hindi naman lahat ay nakikip yun. Especially yung iba na wala namang intention talaga to resell their bag, na ngayon lang naman nila nalaman na pwede ko palang ibenta yung bag ko. So, it's your responsibility as a buyer to know your seller very well. Ask if they offer money-back guarantee if ever you found out na fake pala or hindi legit yung item na nabili mo sa kanila. Hindi ibig sabihin na sinabi ni seller na yes, money-back guarantee, alam mo ba kung saan sila habulin? Diba? Kasi baka mamaya nakilala mo lang siya online, chat-chat-chat lang kayo. Yes, money-back guarantee. So, nabili mo na, napadala na sa'yo yung item, then all of a sudden, iba pala yung picture nung item na akala mo ay ayon yon, tapos iba yung dumating sa'yo, fake yung dumating sa'yo, and then, syempre, magko-complain ka, this is fake, this is not real, how can I get my money back? Paano mo nga ba makukuha yung pera mo? Kilala mo ba yung seller mo? Alam mo ba kung saan sila hanapin? It's your responsibility to do your assignment. Know the background or do a research about your seller. Better if they have a physical store, at least alam mo kung saan sila pupuntahan anytime. Number 3. Okay. History ng owner ng bag. Ayan. So parang ukay-ukay lang guys. Na yung pag bumibili, diba usong-usong yung mga ukay-ukay dati, yung tipong mga pag na baka nasa hukay na yung may-ari. So tanggalin natin yung negative vibes na yon. Kasi kami naman, may mga items na alam namin kung sino talaga yung may-ari, pero meron din naman kasi mga items na we really don't know kung sino ang owner. Kasi yung iba, it was outsourced. Ano naman po na ako na to? Sorry guys, may extra. Okay. So, yung iba, we really don't know kung sino ba yung may-ari. Kasi, we outsource also from other countries. So, bulk yan na dumadating sa amin. So, syempre, iba-iba yung pinanggalingan yan. Iba-iba tao yung pinanggalingan yan. Hindi na namin alam kung sino yung previous owner. But, isipin na lang natin na malay mo, baka artista pala yung dating may-ari. Or, baka supermodel pala yung nating may-ari, or baka politician, o negosyante. Basta, tanggalin lang natin yung mga negative vibrations. Punuin natin siya ng positive vibes. Para pag gamit-gamit natin yung bag, diba, hindi mo iniisip na, ako baka mamaya patay na yung may-ari nito, diba? So, just enjoy your new bag. Number 4. Kapag bumili ka ba ng pre-loved, hindi mo na sila pwedeng ipa-service sa brand owner. So, that's wrong, guys. Okay? So, hindi ibig sabihin na hindi mo siya nabili ng brand new, na hindi siya nakapangalan sa'yo, na wala kang resibo, wala kang inclusions, at gusto mo siyang ipa-service sa brand owner, hindi ka na nila i-entertain. As long as legit or original yung item na hawak-hawak mo, they will definitely entertain you. Example, bumili ka ng Birkin, Hermes na Birkin bag, and then, so nagamit mo na, or gusto mo na ngayon siyang ipa-spa. Gusto mong i-avail yung bag spa services ng Hermes. So, just bring the bag itself. Kahit walang intuitions, walang receipt,
basta dalhin mo yung bag and pakita mo sa kanila, they will assess it and they will give you a quote kung magkano ang aabutin sa pagpapaspa ng bag mo. So as long as they found it legit, tatanggapin nila yon. So walang kaso kung walang resibo, walang kaso kung hindi mo sa kanila binili yung item. Okay? For example also, Louis Vuitton, doon na tayo sa very common, LV bags. Ako, meron akong na-encounter na isang Louis Vuitton never full na talagang lagas-lagas na yung kanyang handle, yung kanyang strap. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa LV Greenbelt. Then, pina-quote ko kung magkano kaya nga aabutin ng replacement ng bag strap mismo and yung mga pipings niya dun sa bibig nung never full. Mga aabutin siya ng, I'm not sure, kung 18,000 pesos, ganun. So, tatanggapin pa rin nila yon kahit hindi ko sa kanila binili yung bag. As long as original yung Louis Vuitton na dinala ko. So, number 5. Ay, second hand na. Baka mamaya masira agad. Baka mamaya isa o dalawang gamit ko lang, sira na. Well, it's a case-to-case basis po. Diyan pumapasok, guys, yung rankings ng mga bags. Actually, yung mga bags na ina-upload na yan, naka-rank yan, depende sa condition ng item. Is it good as new? Is it good as brand new? Excellent condition? Or, mga ibang rankings is it rank A, rank B, rank AB, C, D, may mga ganon. Yung iba, pag D, it's considered as parang junk, parang medyo lumang-luma na or may mga as in sira talaga. So, responsibility nyo rin yon, guys, to check, to double check and scrutinize the item na gusto mong bilhin. So, ask for a detailed photos, ask the seller kung may damage ba, kung walang detailed photos na nakapost, then better to ask, hingi ka sa seller. Also, i-check mo kung ano yung description ng seller about the bag. And basta, yun, mahalaga na may detailed pictures, guys. At least, you know what to expect na, ah, may gasgas pala sa corner, ah, may tinta pala ng ballpen, may sulat pala sa loob, or may ganito pala, may ganyan. So, may mga bags din na binibenta na may mga flaws, may mga konting sira, punit. So, it's up to you. Pwede mong bilhin, then ipa-ayos mo na lang. Diba? Pwede mong bilhin, then i-enjoy mo yung bag, then saka mo ipa-ayos yung bag. It's better kung malapit lang din naman kayo dun sa store, dun sa seller, eh puntahan nyo na lang personally para at least mas makita mo ng dalawang mata mo, one-on-one, yung bag na gusto mong bilhin. Para ikaw mismo, makita mo yung condition niya, ma-inspect mong mabuti, at make sure na bago kayo lumabas ng shop, bago nyong bilhin yung item, eh siguradong-sigurado kayo dun sa bag na binili nyo. Okay? Hindi po yung kung kailan nakauwi na kayo ng bahay, saka nyo makikita, magme-message kayo dun sa seller na, ay, may damage pala, ay, may sira pala, hindi ko napansin. Diba? The fact na binayaran mo na, binili mo na, ito na naman itong langaw na to. So, syempre, kaya may physical store para mas makita nyo yung item personally. Kaya mo pinuntahan para makita mo at ma-check mo personally. Malungkot naman yon on the part of the seller kung i-refund ka niya dahil lang hindi mo napansin yung damage. The fact na nandun ka na one-on-one, kaharap mo yung bag. So, ayan lang po guys. Ayan yung ating mga 5 tips. Kung meron man ako nakaligtaan na hindi ko nabanggit, pwede nyo i-comment down sa ating video. And kung meron kayong hindi medyo taliwas dun sa mga sinabi ko, pwede nyo rin pong i-comment down para at least makita ko, mabasa ko. At also, disclaimer din po, hindi po ako expert. Again, hindi po ako expert, so I'm just sharing this to you guys based on our experience, based on sa mga other sellers' experience. So, we are not talking here, not just about our shop, but in general speaking.
So, yun lamang po guys. And I hope magkita-kita po ulit tayo in our next video. Thank you for watching. Bye!